Hanggang saan naaabot ang 20 pesos mo? Pansit Canton at saka isukle candy. Tubig saka pansit Canton, 16 pesos. Ngayon, limang pirasong yosi na lang siya. Dati kasi 20 mo, aabot ng kalahating kaha. Ngayon, limang piraso na lang. Yun nga lang, lugaw lang, okay, sardinas, noodles. Mga noodles lang yun, saka isang sardinas. Tama na yun. Dami mo na lang ilan ng tubig. Sino nga ba naman ang hindi natuwa nung una nilang narinig ang parehong tanong sa isang sikat na patalasta sa telebisyon? Sa totoo nga naman, sa hirap ng buhay ngayon, ano pa nga ba ang mabibili ng isang ordinaryong mamamayan sa halagang 20 pesos? Yeah. 20 pesos. 20 lang, pagkakasya. Mabubusog ka pero hindi sapat yun para sa nutrisyon sa katawan. Kaya ang tunay na tanong, saan nga ba aabot ang 20 pesos mo? Kulang. Kaunti lang yun. Para sa akin, kaunti. Kulang talaga. Kulang. 20 pesos kasi ang halaga ng unang bagsak sa umentong inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Department of Labor and Employment para sa mga manggagawa ng National Capital Region bilang kanilang Cost of Living Allowance or COLA. Yung yung parang sa trabaho yun, di ba? 22 pesos naman ang idinagdag sa sahod ng mga minimum wage earners kasabay ng pagtaas ng naturang COLA. Dahil dito, aabot sa 426 na piso plus COLA ang sahod ng mahigit sa 700,000 empleyado sa buong Kamaynilaan. Ano ba yan? Totoo ba yan o hindi? Ano nga ba ang pakialam ni Juan kung magtaas ang COLA? Alam ba niya kung para saan ang alin? Ano ba yung soft drinks? Soft drinks ba yan? Layo. Hindi mo nakakadagdag yun. Ang COLA or Cost of Living Allowance sa madaling salita ay ang halaga na ibinibigay sa mga manggagawa para mabawi ang paghina ng piso na hawak nila dahil sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin or inflation. At dahil kamakailan lamang, kasabay ng pagpasok ng bagong taon, kasabay ding ipinatupad ang bagong Sin Tax Law. Kaya isa pang tanong dyan ay, ano pa ang matitira sa 20 pesos mo? Ang Sin Tax o isang uri ng excise tax ay buwis na binabayaran kasabay ng pagbili ng isang produkto. Ang inflation naman ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin ng walang kasabay na pagtaas sa halaga ng piso. Sa inflation, kung saan mas mahal na ang mga bilihin, ang perang hawak mo ay hindi na makakabili ng parehong dami ng produkto katulad ng dati. Ano ngayon ang kinalaman ng buwis sa inflation at ng inflation sa COLA? At ano nga ba ang alam ni Juan tungkol dito? Simple lang. Kung may bagong buwis katulad ng Sin Tax Law sa ngayon, kadalasang ipinapataw ang kabuuan nito sa mga gitna at malalaking kumpanya. Naipapasa naman ng mga kumpanyang ito sa mga simpleng manggagawa sa pamamagitan ng mas mataas na presyo ng kanilang produkto. Kapag nangyari ito, ang dami ng produktong mabibili mo ay mababawasan. Ang COLA ay ang dapat idinadagdag ng gobyerno sa mga pagkakataong ganito. Bagamat tumaas, malayong-malayo pa din ito sa 90 pesos na dagdag COLA para mapuna ng 993 pesos na family living wage na itinakda mismo ng Ibon Foundation noong 2011. Ito kasi ang halaga na kinakailangan para suportahan ang isang pamilya sa isang araw. Sa isang panayam ng Philippine Online Chronicle at ng State of the Nation News Program ng News TV,
Sinangayunan ito ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Napakalayo ng minimum wage na 406 pesos doon sa kinakailangan ng isang pamilya. Hindi po maabot ng kalahati. Kukulusyon namin sa Ibon, napakalinaw. Kulang na kulang ang minimum wage para mabuhay ng disente at may responsibilidad yung gobyerno na itaas yung minimum wage para mas ma-raise yung standard of living ng mga manggagawa sa Pilipinas. Kaya nga ba't kahit na meron ng pagtaas sa sahod, marami pa din ang umaalma sapagkat hindi daw ito kasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sinangayunan naman ito ni Anakbayan Chair Venser Crisostomo. Ani Crisostomo, malayong malayo ang 20 pesos na dagdag sa 125 na hinihingi ng mga manggagawa at sa nakatakdang 993 pesos na family living wage. Kung may isang bata na tumatanggap ng baon ng 15 pesos, tapos sa loob ng isang dekada tinaas ng 20 pesos, matutuwa siya doon. Pero kung yung presyo na binibili niyang soft drinks o candy ay umabot naman ng 25 pesos, hindi sumabay yung pagtaas ng baon niya ng 5 piso sa pagtaas ng presyo na binibili niya ng 10 piso. Mukhang sa huli, bitin pa din ang ayudang hinahangad makamit ng cola. At sa ordinaryong Juan de la Cruz pa din, bumabagsak ang bulto ng pagdurusa. Hindi to question ng economic viability. Guaranteed, merong resources yung mga kumpanya na yan para magtaas ang kanilang sahod. Kasi, pinoprotektahan nila yung mga sahod nila, yung kanilang mga tubo. Eh kung gano'n naman pala, ano pa ang halaga ng iyong 20 pesos? Talagang 20 pesos, makakabili kong lechon de leche, lechon manok. Kung ano, kasi ang gagawin ko dun sa halagang 20 pesos, tataya ako sa loto. Tapos pag nanalo, doon ako makakabili.